Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Kayo ba ay mapanghusga? Mabilis manghusga sa kapwa. Mabilis humatol. Hindi pa nakakapagpaliwanag, ay nahusgahan na. Wala namang ginagawang masama, ay masama na agad ang iniisip. Lagi nag-iisip ng masama sa kapwa, laging nagdududa sa mga asawa, sa mga kaibigan. Parang niloloko mo yata ako ha. Nandun ba lagi yung pagdududa, pag-iisip ng masama? Pinapahirapan ba ninyo ang inyong kapwa? Kung kayo ay mga bossing, o mga head, kayo ba ay nagpapahirap sa inyong mga nasasakupan? Alam nyo ng hirap na hirap na, dadagdagan nyo pa ng trabaho, ikaw ay walang ginagawa. Ikaw ba ay nangaapi sa iyong kapwa? Porket mahirap, porket mas mababa ang katungkulan sa iyo, ay talagang iyong inaapi? Ay, okay lang yan. Yan lang naman yan. Walang halaga yan. Okay lang yan. Minsan iniisip ko, sa pelikula lang ito nangyayari. Pero sa totoong buhay pala, ay may mga ganito pa rin tao na nangaapi ng kanilang kapwa at napakataas ang tingin sa sarili. Ikaw ba ay hindi pa rin nakakapagpatawad magpahanggang ngayon? 10 taon na, 20 taon na, high school pa lang kayo, college, kayo nag-away, hanggang ngayon matanda na kayo, senior citizen na. Hindi pa rin nakakapagpatawad. Pag naisip yung pangalan, o narinig yung pangalan, talagang galit na naman. Bumabalik yung nakaraan. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakapagpatawad sa mga taong nagkamali sa iyo? At hindi sa lagi mong sinasabi, ay hindi ko kayang patawarin yan. Mga minamahal ko mga kapatid, sa araw na ito, sinasabihan tayo na tayo ay magpatawad. At ganun din, hindi lang magpatawad, kundi tayo ay maging mapagbigay. Marunong ba tayong mag-share sa ating kapwa? May mga taong meron naman, pero pag nilapitan ay laging wala. Ay, wala talaga. Ang hirap ng buhay. Sige na, pahiram naman kahit kaunti at talagang hirap na hirap kami, ibabalik din naman. Pero talagang walang maibigay, laging hirap. Pero makita mo naman, nasa ibang bansa, makita mo, may mga bagong gamit. Hindi ko naman sinasabing bawal kayong maglaan para sa sarili ninyo. Pero dapat marunong din kayong mag-share ng mga blessings na ibinibigay sa inyo ng Diyos, lalong-lalo na doon sa mga totoong nangangailangan. Alam ko na rin naman may mga taong lumalapit, asa sa mga kaibigan, nangungutang, na hindi nagbabayad, kaya yung iba nadadala. Pero huwag sana ito ang maging dahilan para kayo ay mapigilan na magbigay, magkaroon ng pusong mapagbigay. Sapagkat ito ang sinasabi sa atin ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Huwag kayong humatol. Huwag kayong magpaparusa. Dapat tayong maging mahabagin, mapagbigay, at maging mapagpatawad. Bakit? Dahil sinasabi ng ating Panginoon, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Kung tayo ay mahabagin, magiging mahabagin din sa atin ang Diyos. Kung tayo ay mapagbigay, bibigyan din tayo ng Diyos higit pa sa ating inaasahan. Sabi nga dito sa ating Ebanghelyo, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung tayo ay magpatawad, tayo patatawarin din ng Diyos dahil ang ating Panginoon ay totoong mahabagin, mapagbigay at mapagpatawad. Siya ay patuloy na nagbibigay sa atin. Walang araw o walang oras o walang minuto na hindi nagbigay ang Diyos. Patuloy tayong binibigyan ng Diyos, hindi lamang ng material na bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw.
kundi patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para magbago, para maging mabuti, para makagawa ng kabutihan. Pinapatawad tayo ng Diyos ng paulit-ulit, ng walang sawa, ng walang limitasyon. Laging naririyan ang Diyos para sa atin, handang magpatawad. Sana tayo rin ay maging mahabagin. Sana tayo rin ay maging mapagbigay katulad ng ating Amang nasa langit. Amen.